Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hello guys, it's me again, Krang TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang mga nakakapanabik na pangyayari patungkol sa ating paboritong manga at anime series na One Piece. Sa video ito pag-uusapan natin ang maaaring anak nga or ang teorya nga patungkol nga kung sino nga ba ang anak ni Rock de Sebek. Si Rock de Sebek o mas kilala bilang Rock ay captain nga ng Rock Pirate. So kahit na hindi nga natin gaanong alam kung gaano nga ba kalakas si Rock, siya naman ay well reputed dahil sa pinamumunuan niya ang isang napakalakas na crew na merong malalakas na pirata, kung saan maaaring ang nangangahulugan na siya talaga isang extremely powerful dahil sa kanyang pagiging charismatic individual, maaaring malakas din siya o siya ang pinakamalakas na tao sa kanyang panahon. Si Sebek nga ang kinukonsidered bilang ang most formidable rival ng Pirate King na si Goldie Roger. Bukod nga dyan, nagtulungan nga si Roger at Monkey D. Garp upang nga siya ay talunin. Ang pagkatalong ito ni Rock ay ang siyang naging dahilan kung bakit nga si Garp ay naging legend, kung saan kinilala nga siya bilang Hero of the Marines na nangangahulugan sa kung gaano nga ba kalaking banta si Rock sa world government. Bukod sa lakas na tagline ni Rock, mistulan nga na siya ay matalino at maraming alam, kung saan ay nagagawa nga niyang pag-aralan ang mga bagay na hindi naman dapat, kung saan ay nagawa nga niyang mabuksan ang mga lihim na itinatago ng world government. So dahil dito, nagdesisyon ang gobyerno na burahin ang kanyang pangalan sa history. So kahit nga natuluyan na ngang natalo si Sebek, may mga lumalabas pa rin ngang mga teore na si Sebek nga ay meron ngang anak. So dahil dito, nag-umpisa ngang naglabasan ang mga teore sa kung sino nga ba ang anak ni Sebek. Kaya naman, sa videong ito, pag-uusapan natin ang bawat teore na nagsasabi nga sa kung sino nga ba ang anak ni Sebek. So may mga tatlong personalidad nga ang pinabanggit nga sa teoryang ito, kung saan ito nga ay si Dragon, Blackbeard, at itong si Shanks. So isa-isahin nga natin ang bawat teore na ito. So unahin nga natin ang teorya nga patungkol kay Monkey D. Dragon. Si Monkey D. Dragon ay ang ama ng kasalukuyang Yonko na si Monkey D. Luffy. Siya ay leader ng Revolutionary Army na nais ngang i-take down ang world government. Siya ay kilala sa tawag na Dragon the Revolutionary at labeled as the world's worst criminal. Dahil dito, si Dragon ay ang world government's greatest enemy and most dangerous and most wanted man in the world. Bukod nga sa nabanggit ko, wala na nga din tayong gaanong alam patungkol nga kay Dragon. Ngunit kasama nga si Dragon sa pinaghihinala ang anak nga ni Sebek. Taliwas ito sa sinasabing si Dragon nga ay anak ni Monkey D. Garp. Ayon sa teoryang ito, si Dragon ay anak talaga ni Sebek at son-in-law lamang siya ni Monkey D. Garp. Ibig sabihin, ang asawa ni Dragon ay ang anak nga ni Garp, kung saan ay maaring ang ginamit lamang na pangalan ni Dragon ay pangalan ng kanyang asawa. Bukod pa dyan, hindi rin sinabi ni Garp na anak nga niya si Dragon, bagkos ang sinasabi niya dito ay Luffy's father. At sa chapter 439, sinabi ni Garp dito kay Luffy na "You're the son of my child, Luffy, instead of you're the son of my son." Ang isa pa kung bakit maaring hindi anak ni Garp si Dragon ay dahil sa wala silang pagkakatulad. Samantala, si Rock de Sebek at Monkey D. Dragon ay mayroong resemblance. Ayon sa teoryang ito, si Sebek at si Dragon ay parehong mayroong mahabang buhok at parehong mayroong charismatic personalities. Kung matatandaan din, sinasabi nga na si Sebek ay highly intelligent at challenge nga din niya ang world government authority. Kaya naman, di ba, binura ng world government ang pangalan niya sa kasaysayan. Ang ginawang ito ni Sebek ay nakita rin kay Dragon na kalaban at nangangahas din na kalabanin ang world government. Maaring ang nangyari ay matapos ngang matalo ni Sebek, nag-decide nga si Garp na kunin na lamang si Dragon, kung saan ay pinalaki niya ito kasama ang kanyang anak, ang ina ni Luffy. So yun nga ang sinasabing dahilan kung bakit nga sinasabing si Dragon ay anak talaga ni Sebek. Ang ikalawang teorya naman ay patungkol naman kay Blackbeard. So bakit kaya naman sa teoryang ito ay si Blackbeard ang sinasabing anak ni Sebek? Dahil sa katulad ni Sebek, siya ay may malakas na paniniwala sa kapalaran at sa dreams of men. At si Blackbeard ay nasa 40 years old na
si Sebik ay namatay 30 years ago. Maaring dahil sa pagkamatay na ito ni Sebik, naiwan ang 2 years old na si Blackbeard ng mag-isa kung saan dito mailalarawan sa isang mahirap na batang Blackbeard. Bukod pa nga dyan, tinipon ni Sebik ang lahat ng kanyang crew sa Beehive Island. At ang Beehive Island ay occupied at pagmamay-ari ng Blackbeard Pirates. Maaring inoccupied ito ni Blackbeard dahil nga sa connection niya kay Rock D. Sebik. Dagdag pa dyan, diba? Ang buong pangalan ni Rock ay Rock D. Sebik at ang ship ni Blackbeard ay tinatawag na Saber of Sebik. Hindi naman ito gaanong meaningful pero kapag narinig mo ito ay talagang alarming dahil papaano niya makikilala si Sebik. E basically, si Rock D. Sebik ay binura na sa kasaysayan bukod sa mga memories mula sa mga older marines. So walang ibang paraan si Blackbeard upang nga mapag-aralan ang mga bagay-bagay patungkol kay Sebik. Kaya paano niya nakuha ang kanyang name? Paano niya nakilala si Sebik? Nung in-execute nga ng mga marine si Goldie Roger, ang sino mang related sa kanya ay hinahunting din ng mga marine, especially nga yung mga buntis na maaaring ang nagdadala sa anak ni Goldie Roger. Maaring katulad ni Roger, noong namatay si Rock, inutos din ng Celestial Dragon na hanapin ang any blood related to Rock's de Sebik. Kaya naman, katulad ni Ace, pinalitan din ang pangalan ni Blackbeard at ginawa nga itong Marshall D. Teach. So yan nga ang teorya patungkol nga kay Blackbeard. At ito nga, last but not the least, ang teorya naman patungkol kay Shanks. Si Shanks o kilala rin sa tawag na Red-Haired Shanks at Captain ng Red-Haired Pirates ay ang sinasabing anak nga ni Sebik. Dahil noong naganap nga ang pangyayari sa God Valley, si Shanks noon ay bata pa lamang, sanggol pa lamang siya. Alam natin na ayaw ngang pag-usapan ni Garp ang mga nangyari sa God Valley incident. What if ang isa sa rason kung bakit ganito ay dahil sa nakita nila doon ang sanggol na si Shanks? Dahil maaring matapos nga nilang matalo si Sebik, ay nakita nila doon ang sanggol na si Shanks. Dahil sa alam ni Garp na hindi nga tatanggapin ng world government ang anak ni Sebik, ay minpapatayin ito ng world government. Kaya naman, ang pagpipilian lamang ni Garp ay iiwan niya ito hanggang sa mamatay o dadalhin na lamang ito ni Roger. Dahil dito, mas pinili nga nila na dalhin na lamang ito ni Roger kasama ang mga crew nito. Ito ang dahilan kung papaano nga naging apprentice ni Roger si Shanks. So yan nga ang sinasabing dahilan kung bakit nga ba anak nga ni Sebik itong si Shanks. Pero kung kayo ang tatanungin guys, meron din ba kayong teorya patungkol sa kung sino nga ba ang anak ni Sebik? I-comment nyo lang ang inyong kasagutan sa ating comment box. Sa gayon ay ma-share din natin ang ating kanya-kanyang teorya. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!